Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nick Creation Channel. So guys, sino mahilig sa inyo magsabong? Magbato ba topic? Yung mga simpleng blockchain games pero nakaka-addict laruin. So guys, kung yan yung mga hinahanap nyo, so baka ito na yung para sa inyo guys. Ito yung Rooster Wars. So gawang Pinoy at trending na trending. So siguro malaki yung epekto nito para sa market size din ng mga mag-a-adapt dito sa laro na to. Lalong-lalo na simple lang yung gameplay nito. Tsaka pwede ka pang kumita. So wag na natin patagalin guys, so daanan natin yung pinaka website nitong game na to. So siguro yung white paper daanan din natin ng bahagya. And higit sa lahat guys, meron tayong guest ngayon sa video natin. Isa ring NFT influencer, researcher sa mga guilds. So yun, nakalaro natin siya dito sa Rooster Wars. So abangan nyo yan guys, tingnan nyo anong mangyayari sa laro natin itong poging-pogi na guest natin. Okay, so tara na, pag-usapan na natin yung website ng Rooster Wars. So guys, ito nga pala yung Rooster Wars. So simpleng-simple lang din yung website nila. Nandito lahat ng information na kailangan nating makita. So ito nga yung pinaka-home niyan. So Rooster Wars is a PvP online multiplayer game where players can collect and play to earn by fighting with their roosters in the arena and finishing levels in the adventure mode. So yun yung mga usual na nasa mga blockchain games natin. PvE tsaka PvP, so meron yan, and then meron pa silang ibang mga game modes dito. So guys, makita nyo dito na in terms of media, so na-publish sila dito sa Business Mirror, sa UGG, sa Manila Bulletin, Manila Times, Philippine Star. So tulad nga ng sabi ko, gawang Pinoy kasi to guys. So kapag naging successful to, isa to sa mga product na ikaka-proud natin sa blockchain space. So kung muna tayo sa lore, ayun nga yung story niyan. Pero mas maganda, panoorin na lang natin yung video para hindi boring, no? So, hundreds of years ago, a meteor crashed on a small planet named Galios. The Manox, a peaceful avian Manox, race, was guys. Living in harmony Social. And was not ready Manox. For what's to come. So nakatira sila dun sa planet Galios, tas may dumating na meteor. The meteor's collision impact was so big that it caused the planet's continent to break into 11 islands. Ayun, nagkaroon pala ng mga islands, no? Isang buong manok na island. The remaining Manox, as curious as they are, decided to inspect the impact site, only to discover the secrets deep within. Ayun, guys. Years have passed, and the Manox have harnessed the minerals of the meteor and thrive. Ayun guys, oh, mga minerals galing calling sa meter. Them Galios gems. Galios These minerals gems, helped Galios them gems. In their daily lives. While most lived peacefully, some, however, preferred to use the Galios gems in battle by infusing Gaths with an energy called Galorium. Tare, guys, ay yung Gath nila, yung parang Manox kawit. Different tribes so, come mga together gems. To fight. And find the one who will reign supreme Bakas on pala, no? planet Galios. This is Rooster Wars. Ayun guys, okay din no para sa gawang Pinoy trailer. Ayos na ayos. So yung nakita natin na nag-split yung island no to 11 ba several islands. So baka magiging part din ng land gameplay din nila sa future. Okay, so move tayo sa features. So yun nga guys, yung features nito magkakaroon ng free to play. So yun maganda, di ba? Favorite natin yan. Free to play, less risk. So magkakaroon nga lang ng mga non-NFT muna para sa ma-experience natin yung game. And then meron din siyang mga different game modes. So merong 40 stages ng adventure. Pwede ka maka-earn ng rewards dyan. Pero ang alam ko, hindi mo pwedeng balik-balikan yung mga stages para rin ma-ensure nila na hindi ma-abuse yung pagkuha ng rewards. Ewan ko, correct me if I'm wrong na lang, pero yun yung pagkakaintindi ko sa white paper. Tapos yung customizable build, so yun nga, yung Gath o yung parang tare o yung pawit dun sa panang manok. So pwede mo yun i-improve gamit yung mga gems. Pwede ka mag-breed dito and medyo ang ganda rin ang ginawa nila dito. Hindi yung mismong rooster, syempre tandang yun, di ba? So pwede kang bumili ng mga hen, inahen. So yun yung gagamitin mo para makapag-breed ka ng mga manok dito. So yung hen din, gagawan din nila yun ng ibang gameplay yata, yung expedition, wherein pwede silang mag-explore ng mga treasure. Hindi ko lang alam kung ano yung specific na hahanapin nun, kung galon yung ba or yung pinaka-token nila dito, yung G-Wit yata.
Pinadaanan natin sa white paper ng bahagya. So, yung smart contract guild manager. So, yun, niready rin nila ito for renting system, scholarship system para sa mga guilds. Di ba? So, okay din yun. So, isa yun sa mga hinahanap-hanap natin sa mga games. Tapos, land expansion and expedition. Ito nga yung na-mention natin kanina na find treasures kapag bumili ka nun. Pero alam ko parang merong certain number of months, parang 5 months yata bago sila mag-release ng mga hens at makapag-breed ng mga manok dito. Next, scholarship management. So, yan guys. So, ito yung mga information on board scholars. Easily scout from a vast selection of potential scholars and managers. Flexibility to NFT owners without compromising scholars' interest. Contract security, fair and automated reward. So, scholarship duration, quota. So, ano yung lahat yan guys. So, na-foresee na nila yan. Yung mga gusto ng mga NFT gamers or managers. Game mode. So, yun nga guys. May arena mode. Ito yung gagawin natin mamaya. And then, adventure mode. Di pa natin ito matest. Pero, yan nga yun. Parang merong 40 stages. Pero sabi nila parang kapag natapos yung 40 stages sa isang manok, so ibang manok naman yata yung gagamitin mo, or baka in the future gagawa pa sila ng ibang mga stages. Tapos yung team battle, so under development pa yan. Siguro, ano ba to? 5v5 or 2-on-2, 3-on-3? So malalaman natin yun sa future. Roadmap guys, so quarter 1, so yun nga, strengthening social media channels, egg sale, GWIT sale rounds, ito yung token nila, tapos yung launch Rooster Ward game, alpha testing. And then quarter 2 naman, ito na yung activate play to earn, launch scholarship manager smart contract platform, and then launch yung marketplace, tapos breeding, farm management, land sale, expedition, and so on. So ngayon nga guys, kung pumunta nyo dito, so start na yung sale nila sa mga active or early adapters sa game nila. Ngayon, nag-start na sila na mag-sell ng eggs. So yung eggs na to, parang may tatlong NFT na kasama. May gems na, may gaff na rin, may manok na rin yon. So swerte yung mga nakakita nito at earlier phase. Kasi meron na kagad silang mga benefits na makukuha dun. So tingnan ko lang itong mga dates dito. So yun nga, simula na yung minting of eggs sa mga whitelisted April 9. So kanina, 8 AM hanggang bukas yan, 8 AM din. So, $30 lang bent nila, 1,500 pesos para makapagsimula ka. And then yung public sale nila guys, sa April 11. Tandaan natin yan, April 11 hanggang April 17. So, $45, around 2,250 yung isang egg yata nila. So, abangan natin ano pa yung details ng public sale. And yung hatching of eggs nila, yun, sa end ng public sale. So, April 17. Alright, so sana nakatulong sa inyo yun guys. Check pa natin dito. So in terms of mga early games, guys, ang tinitingnan ko talaga dyan is yung team, yung tokenomics, saka yung mga partners. So far, nandito si Bro Dexter, oh, si Dexplay, tapos yung mga Pilipino na kasama nila dito, mga experience talaga yan sa technology industry, tsaka sa gaming. So meron na talagang Metadata Studio. So, gaming studio rin talaga yung kasama nila dito. So, kita natin dito yung mga technology. So, sa Polygon Network to, guys. Kaya nakalagay dito yung Polygon Studios. Kila dito, Azure, yung Microsoft Cloud. Tapos, Metadata Studio ngayon. And, yun lang. Microsoft for Startups. So, yun guys. May OpenAI din dito. Running the game. So far, yun yung mga partners nila. Ito yung mga stats na meron yan. Hindi na muna tayo mag-go into details. Kasi, high level lang muna tayo. So, may Vitality, Wing Attack, big attack, low attack, dodge chance, tsaka yung critical chance. Tapos guys, yung mga manok dito, walang rarity. So yung mga manok dito, meron lang mga parang lahi. So yung swanson, skellions, rotundan, ewan ko yung babasa doon, hatch, greyback. So yan, wala pa yung mga details ng stats dito, pero siguro magkakaroon niya ng base stats. So yung mga manok dito guys, mayroon tinatawag na galionium. So yan yung parang in-game token nila na nage-generate daily, 5 yung ganun mo. Tapos pwede mo yun gamitin pang laban sa iba, sa PvP. So pag nanalo ka yata, makakakulik ka ng ganun. And then, syempre pag nanalo ka dun, tataas yung ranking mo. Pero may limit lang yan, 45 days. Kapag naubos na yan, so na-burn out din, na-exhaust din yung mga manok. So kailangan mo bumili ng Jelly Juice. So yung Jelly Juice naman na yan, yan siguro yung parang reinvesting mechanism nila dito sa game. Na, syempre may papasok pa rin na mga fees or income para magamit din sa sustainability ng economy ng game. Alright, so ang cool na, no? So makita natin na pinag-aralan din talaga nila paano magkakaroon ng magandang cycle dito.
So guys, yun nga lang, yung tokenomics dito, hindi pa siya updated. Wala pa tayo masyadong information kung ilan yung mga token supply nila dito. So hintayin na lang natin to sa future. So guys, partners, so yun nga, yung Ranido Games pala, tsaka Foul Play, yun yung nakita natin sa website nila. Tsaka yung Metaday na studio, yun sila yung team na nagde-develop ng game na to. So sige guys, yun na lang muna. High level na lang muna tayo dito sa game na to. And kung meron kayong mga questions, ilagay nyo yun sa comment sections. Kasi nakakausap naman natin dito sila, Brodex, tsaka yung ibang mga members ng Metaday na. Tapos, isasama na lang natin yung sa next content natin. So yun na guys, so pag-usapan na natin ngayon yung laban natin. So Battle of YouTuber puno to guys. So simulan na natin. Alright guys, so napag-usapan na natin yung tungkol dito sa Rooster Wars na to. So ngayon meron tayong guest guys, so pangalan niya Saint T. So NFT influencer din to. So bro, pakilala mo naman yung sarili mo dito sa community namin. So hello pala guys, ako nga pala si Crypto Saint T, isa akong researcher ng tatlong guilds. Ayan, so gumagawa ako ng NFT projects para mas maraming NFT projects kayo yung pagpipilian. So I am with Nick Creation ngayon guys. Iyon. Oh, hey, thank you bro sa natin collab natin ngayon ha. So, yun. Thank you. Sabong-sabong lang ngayong hapon. So good luck na lang sino mananalo. Pero guys, proud to be Pinoy tayo dito kasi gawa to ng Metaday na studio. So simulan natin. So yung iba dito yata hindi gumagana, ano bro, yung arena pa lang, tama? Oo, arena pa lang. Okay, so try natin. Alright, so click na ako, arena. Tapos, one galonium na lang tayo para same yung search natin. Yan, nag-fine match na ako. Okay. Ayun! Ang bilis! Nick Prediction. Grabe no, nakaka-proud din no. So sana maging successful to. Nag-iiba pala yung ano niya, yung lugar. Oh, yung lugar at ano, random lang yung stats ng mga manok. Oo. Oh, eh. Baka ba topic lang tayo, guys? Well, lamang ka sa stats, bro, ah. Lamang sa stats, ah. Pero same tayo sa iba. Hindi, lamang ako sa ano. Lamang ako sa iba. Sa clock, no? Oh, guys, parang bato-bato topic lang daw tong game na to. Lakas naman. Grabe, hindi pa ako nakaka- Nakakailang round kaya tayo dito. Grabe so, naman. So parang Dragon Ball guys. Grabe, hindi ako pinapahit. Hindi, may ano yung comeback is real. Tignan natin. Grabe, hirap din eh. Naglalaro nga ako ng tieball bro. Hindi ako masaya sa ano. Penalty kick, penalty kick. Parang ganun din to eh. Okay, hirap mang hula eh. Hula, hula. Iyon oh. Iyon. Grabe oh. Ini-slash! Nag-super! Matindi yun! Dito tayo. Ayan. Uy! Grabe, grabe! Comeback is real talaga. Comeback, comeback. So parang comeback napag-usapan natin kanina, maganda dito kung parang may timer, no? Tapos, parang masave din yung time ng mga players. Oo, ayun, oh! Nakatama, nakatama. Nakaka-pressure yung ano, yung timer. Gaano katagal ba yung timer? Hindi, walang seconds indicator. Uy! Anting din nun! Ang sakit nun! Grabe naman yun! Ehe, boy! Pag hindi tayo pumili, meron bang kusa na ano, pipiliin na tira? Oo, oh, meron ako. Try natin, hindi pumili. Oh, sige, ito. Hindi ako pipili dito. Sige, sige. Ah, kusa! Oo. Random. Random mo. Same. Same yun. Okay, same na skill pa rin ba kung pipili ka, hindi ka pipili sa second time? Hindi na. Eh, grabe oh. Yun. Oh, grabe naman yun. Wala. Malapit na yung gawin namin. Ano na? Grabe. Guys, alam nyo ba guys, sa background, nag-practice kami. Wala pa akong pinanalo dito kay Sainty. Grabe, sa bumero to. Grabe nga naman. Shoutout pala sa mga taga Cebu. Grabe, may bago tayong tropa. Taga Cebu. Grabe oh. Ginagalingan oh. Wala ba tong cheat? Nachi-cheat yata ako dito ni ano, Sainty. Na tayo natin sa Nick Creation. Joke lang, wala to, wala. Grabe, grabe. Pangit yata yung tari nung sa akin eh. Walang gem. Ayun, tatlo yung ano niya, yung panusok niya, guys.
Gabi, lakas. Medyo matagal lang siya, no? Matagal lang siya, no? Pag, ano? Guys, ang ganda na ito. Parang sa future, pwede mo... Pwede kaya atang magpalakas dito nung ano mo? Nung tare, no? Gabi, guys, oh. Buhay. Hindi, ang ganda nung ano, nung sa mga nasa white paper nito, guys. Basahin nyo din. Grabe, oh. Tinali na tayo, guys. 70. Lang, guys. Ginagalingan, guys. Oh, lang. Ginagalingan ang kalaban natin, guys. Uy, pareto. Ang daya, 30 damage yung sa kanya. Grabe, grabe, guys, oh. Ginaya tayo na. Hindi na ako pumipindot. Hinayaan ko dalawa yung computer. Grabe, oh. Pag di kaya ata pumindot, itatabla lang, eh. Pansinin mo, parang pareho yung lumalabas. Kaso labang ka, oh. 85-50. Patagalin nyo naman yan. Uy! 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 Nakakatindi. Nakakatindi. Eto na po, guys. Magkakalaman. Grabe, guys. Grabe, guys. Nakakatindi ng laban, guys. Dikit na dikit. Ubus oras. Oy, grabe na ba yun? Grabe. Grabe na to, guys. Ano yung be? Uy, nagtukaan, guys. Grabe. Grabe yung laban. Napakatindi, guys. Pag ako natalo, di kaya. Uy, grabe, natalo ba? Grabe naman yun. Uy! Nakabawi, guys. Grabe naman yun. Ang galing naman. Yun. Napakatindi, guys. Record breaking yan. 25 rounds taken. So, yun lang, guys. So, yun. Swerte tayo nandito sa Sainty. Sainty siguro, ano ba? Parang final, ano na lang, message. Ano ba? Baka, guys, subscribe kayo kay Sainty. Thank you, thank you. Ano nga, guys. Thank you for watching, guys. Ayan. Salamat, maraming salamat, Mr. Nick Creation, boss. Salamat. Ayan. Salamat po dito. Napakalupit. Okay. So, yun guys. So, abangan nyo pa yung ibang mga content sa amin, Sainty, mga tungkol sa Rooster Wars. So, yun. So, supportahan natin to. Gawang Pinoy ito eh. So, ayan. Salamat, bro. Napaunlakan mo ako dito sa collab natin. So, goods na goods. Thank you. Thank you, pa. Thank you. Alright. Okay. Bye-bye. Cheers! Thanks, bro.